Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Diyos na nagbigay ng awa sa amin ng mga umiwan sa Diyos at nasa kasalanan. Si Jesus ang tumanggap ng sumpa at ng kahatulan bilang kapalit namin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na ibinuhos ng Panginoon. At ginawa kaming mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiligtas sa amin. Nawala ang aming pagsisikap at nagbigay ng dakila at maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa lahat ng biyayang ito. Sa oras pong ito, kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa paggabay sa amin upang matuto ng salita sa harapan ng Panginoon. Pakiusap, samahan niyo po kami at pagkalooban ng masaganang biyaya at punuin ng Espiritu ang mga tao at bawat pamilyang nakikinig ng salita online dahil hindi sila makadalo sa pagtitipon sa mga oras na ito dahil sa COVID-19. Hayaan niyo po na ang biyaya at kaluwalhatian na ibinigay sa amin ay mag-umapaw sa aming mga puso at buhay upang makapamuhay kami para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pakiusap, manguna po kayo sa amin. Salamat po sa pag-iingat sa mga iglesia sa Korea at sa lahat ng iglesia sa buong mundo. Pakiusap, punuin niyo po ng higit pang salita, karunungan, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu ang lahat ng kapatirang nangangaral ng salita upang makapangaral ng may katapangan. Pakiusap, palakasin niyo po ang mga may sakit at mga nangihina sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng sapat na biyaya upang walang sino man ang matisod. Panginoon na nagbibigay ng salita ng naaayon sa panahon at nagtuturo kung ano ang dapat naming gawin sa mga oras pong ito, samahan niyo po kami at ipaalam niyo po sa amin ang salita, ang banal na kalooban na nais ipahayag ng Diyos. Pakiusap, himukin niyo po ang aming puso't buhay sa pamamagitan ng salita. Pakiusap, pangunahan niyo po kami upang mamuhay sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa nanalabi naming buhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Galacia, chapter 5. Galacia, chapter 5, verse 22 to 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Nakaupo po ba kayo ayon sa bilang? Ngayon ay maraming mga nakakalungkot na bagay ang nangyayari dahil sa corona. Ito ay isang sakuna. Kailangan nating manalangin ng higit pa upang mabigyan tayo ng higit pang pagkakataon na makapag-fellowship, matuto ng salita at maipangaral ang ebanghelyo ng malaya. Mukhang may ilang mga tao na nahawaan ng COVID-19 sa ating iglesia. Kailangan po nating idalangin sila. Umaasa po ako na ang ating mga puso ay hindi makilos sa pamamagitan ng panindigan sa mga pangako ng Diyos at higit pang umasa sa Panginoon kapag mayroon tayong mga paghihirap. Ating pinag-aaralan ang salita na pinamagat ang mapuno kayo ng Espiritu tuwing Linggo ng umaga. Ngayon, ang pamumuhay Kristiyano ay buhay na puno ng Espiritu. Ating patuloy na pinag-aaralan ang resulta ng pagiging puspos ng Espiritu.
Ang magsasaka na nagtatanim ng puno ay nagnanais na ito ay mamunga at nais din na mahinog ng mabuti ang bunga nito. Sinasabi sa Juan chapter 15 verse 1, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang tagapag-alaga na nagtanim ng puno ng ubas ay ang amang Diyos. At ang puno ng ubas ay ang maraming sanga, ay may maraming sanga at sila ay nagbubunga." Sinasabi sa John chapter 15 verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami." At sa John chapter 15 verse 8, "Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ako, naluluwalhati ang aking ama, na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko." Ang ligtas na Kristiyano ay ang sanga at si Kristo ang puno. Ang sanga na nakakabit sa puno ay tumatanggap ng nutrisyon mula sa ugat at namumunga. Tulad nito, pagkatapos nating maligtas ay kailangan nating manatili sa Panginoon. Kung tayo ay nakikiisa sa Panginoon, ay matatanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos at tayo ay lalago at namumunga para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya maraming salita sa Biblia patungkol sa pamumunga. Ganito ang resulta ng buhay na puspos ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Kaya kapag tayo ay puno ng Espiritu, maaari tayong mamunga. Sa Lucas chapter 19, verse 12 to 13, sinabi nga niya, "Isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian. At pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang sampo sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, 'Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako ay dumating.'" Siyempre, ang maharlika ay kumakatawan kay Jesus. Sa Lucas chapter 19 verse 15, "Nang siya ay bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapit upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal." Sa verse 16, "Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa." Sa verse 17, "Magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lunsod. Verse 18, "Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Ikaw ay mamamahala sa 5 lunsod. Subalit, iyong nakatanggap ng 1 mina ay dinalang muli ang 1 mina. Lucas chapter 19 verse 20 to 21, "Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa 1 panyo. Ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mahigpit, kinukuha mo ang hindi mo itinabi at ginagapas mo ang hindi mo iniyasik." Sinaway siya ni Jesus sa Lucas chapter 19 verse 22, "Hinahatulan kita sa sarili mong bibig." "Ikaw ay masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit na kumukuha ng hindi ko itinabi at gumagapas ng hindi ko iniyasik." Sa panahon ng Lumang Tipan, ang Diyos ay nagbigay ng iba't ibang uri ng kautusan sa mga tao na hindi ligtas. Subalit ang tao ay nabubuhay ayon sa kanyang likas at walang kakayahang matupad ang kautusan. Ang kautusan ay hindi ibinigay upang tuparin, kundi upang ipaunawa sa tao na nagkasala sila sa harap ng Diyos. Subalit pagkatapos ng kaligtasan, ngayon ay tinanggap na natin ang buhay mula sa Diyos. Ang lahat ng salita ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng buhay at kapangyarihan ng Espiritu sa atin. Yamang ang Diyos ay nagahasik, siya ay nagtitipon. Ang Diyos na siyang nagbibigay, muli niya itong hinihingi. Kaya siya na tumanggap ng 1 mina ay kailangan niyang magsumikap upang kumita.
o maaari niya itong ilagay sa bangko. Gayunpaman, sa pagdating ng Panginoon ay kailangan niyang makakuha ng kaunting kita mula sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon. Pinagapas mo ang hindi mo inihasik. Paano makakapag-ani kung walang naihasik? Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang buhay at spirito at bilang resulta ay nais niyang makakuha ng bunga mula rito. Hindi siya kumukuha ng walang naibigay. Ngayon ay iniutos niya, magmahalan kayo sa isa't isa, sumunod, maging tapat hanggang sa kamatayan, gawin ang ministeryo. Nagbigay siya sa atin ng buhay at kalakasan upang magawa ito. Siya ang naghasik at umaani sa kanyang inihasik. Noong tayo ay naligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Ito ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa atin upang ipaunawa ang masaganang biyaya ng Diyos. Upang baguhin ang ating pag-iisip at buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay itinanim ng Diyos ang buhay at namumunga ito. Ito ang bunga ng Espiritu. Sa makatuwid, yung mga taong tumanggap ng buhay ng Diyos at ng banal na Espiritu ay tiyak na magbubunga ng bunga ng Espiritu Santo. Kung merong magsasabi na siya ay naligtas at tumanggap ng Espiritu Santo pero hindi nagbubunga, ito ay talagang nakapagtataka, di po ba? Una ay binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at pagkatapos ay inuutusan niya tayo na gawin ang kanyang kalooban. Sinabi ng Diyos, siyam na bunga ng Espiritu Santo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo at nagsasabi siya sa atin ngayon na mamunga kayo. Kaya nga, kailangan nating magkaroon ng siyam na bunga. Ito ay bunga na gustong makita ng Diyos sa atin sapagkat ang Espiritu ay tinanggap natin. Hindi ito bunga na kalahati lang at wala yung iba. Ang sabi ng iba, Pastor, paano naman po magbubunga ang isang tao ng buong siyam na bunga? Hindi po ito bunga ng individual, kundi bunga ng buong kongregasyon sa iglesia, sabi nila. Pero hindi ito totoo. Ang Diyos ay nagbigay sa bawat isa sa atin ng buhay at spirito upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng bunga. Ang unang bunga ng spirito ay pag-ibig. Ako po ay nakapangaral na ng dalawang sermon tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakamahalagang paksa na sinasabi ng Diyos sa atin sa Biblia. Ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. Hindi tayo inibig ng Diyos sa salita lamang, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang tanging anak bilang alay upang tayo ay iligtas mula sa walang hanggang kaparusahan. At ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, naligtas tayo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos lamang. Ang pagsampalataya kay Jesus ay yung pagsampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Noong tayo ay mga kaaway pa ng Diyos dahil sa ating mga makasalanang gawa, at noong tayo ay nasa malayong pagkaligaw mula sa Diyos, at noong tayo ay mga patay pa sa ating mga kasalanan, minahal tayo ng Diyos. Patuloy na sinasabi ng Diyos na iniibig niya tayo. Kaya nga, nauunawaan natin at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang iligtas ang mga makasalanang karapat-dapat sa impyerno tungo sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang mga anak ng Diablo tungo sa pagiging anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang ating pag-iisip at buhay upang mabuhay tayo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang humiibok sa ating puso at buhay na ibigin ng Diyos. Iniibig natin ang Diyos kaya't sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Iniibig natin ang Diyos kaya't nabubuhay tayo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Iniibig natin ang Diyos kaya't iniibig natin ang isa't isa. Iniibig natin ang Diyos kaya't matitiis natin ang lahat ng mga pagdurusa at paghihirap. Iniibig natin ang Diyos kaya't napupuot tayo sa kasinungalingan at kasamaan.
Iniibig natin ang Diyos, kaya't nabubuhay tayo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa katapusan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin, at ang pag-ibig ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Ganito ang buhay ng mga Kristiyano. Ang pag-ibig ng Diyos ang umaalalay sa atin sa sanlibutang ito at tumutulong sa atin magpahanggang ngayon. At kahit na sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay magiging walang hanggan. Kaya pag-ibig, ang pag-ibig ni Kristo ang gumagawa sa atin. At pagkatapos, ang pangalawang bunga ay kagalakan. Sa lugar ng pag-ibig ay may buhay. At kapag merong buhay, ay may kagalakan. Kaya nga, yung mga taong nakaunawa sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos, ang unang meron sa kanila ay kagalakan. Kaya nga, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kahit na hindi natin nakita si Jesus, sumasampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at minamahal natin siya. Mayroong kagalakan na hindi kayang maipaliwanag sa puso ng bawat taong tunay na naligtas. Ang kagalakan sa mundo ay hindi tunay na kagalakan, na puspos ng kaluwalhatian. Ito ay walang kabuluhang kagalakan sapagkat ito ay pansamantala at lumilipas. Panandalian lamang. Subalit, ang ibinigay sa atin ng Diyos ay tunay na kagalakan, na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ang kagalakan na ito ay naninibago sa araw-araw sa ating mga puso at buhay. At papasok tayo sa kaharian ng Diyos sa kagalakan. Sabi dito, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya maaari tayong magalak dahil sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa mga Gawa, chapter 16, verse 34, sina Apostol Pablo ay pumunta sa Pilipos upang mangaral. Dinakip sila at ikinulong sa bilangguan. Pero habang nakakulong, sina Pablo at Silas ay umaawit sa Diyos at nananalangin doon sa bilangguan. Yung bantay ng bilangguan ay nakikinig sa kanila. At sa huli, siya at ang kanyang sambahayan ay naligtas. Gawa chapter 16 verse 34, siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak at sumampalataya siya sa Diyos. Kaya ang unang resulta ng kaligtasan ay ang kagalakan. Ako ay naligtas noong alas 8 ng gabi, October 30, 1962. Nang oras na iyon ay naunawaan ko ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Hinding-hindi ko malilimutan ang kagalakan ko ng oras na ako ay naligtas. Ang kagalakan ay patuloy pa rin na nasa aking puso hanggang sa ngayon. At ang kagalakan ang nagbibigay sa atin ng lakas at gumagabay sa atin na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay naligtas at nagagalak tayo na puno ng kaluwalhatian. Ang kagalakang ito ay hindi natin maipapaliwanag sa pamamagitan ng salita. Ang lahat ng mga naligtas na Kristiyano ay mayroong ganitong parehong karanasan. At ang kagalakan ng kaligtasan ay kailangan magpatuloy araw-araw. Ang kagalakan at pasasalamat ay mapupuno sa ating mga puso habang mas nauunawaan natin ang masaganang pag-ibig at biyaya ng Diyos. At kapag tayo ay puno ng kagalakan, ay magagawa nating maglingkod at sumunod sa salita ng Diyos. Alam natin ang himnong ito. Happy day, when Jesus washed my sin away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Naalala ko pa ang kantang ito hanggang sa ngayon dahil kinakanta ko ito ng maraming beses.
Ang kagalakan at pasasalamat ay hindi dapat mawala. Sa Gawa chapter 2 verse 28, ipinapaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Sa mga awit, chapter 16, verse 10, pinuri ni David ang biyaya ng kaligtasan sa awit na iyon. At sa Isaiah, chapter 61, verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Inalis niya ang maruming gamit at isinuot ang mga damit ng kaligtasan. Isinuot ang balabal ng katuwiran. Sa isang kasal, ang lalaking ikakasal ay nagsusuot ng maganda at ang babaeng ikakasal ay nagagayakan ng mga hiyas. Subalit ang Diyos ay ginawa tayong higit na mas maganda kaysa rito. Binihisan niya tayo ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran upang mapaganda ang pangit at maruming makasalanan na gaya ko. Kaya tayo ay lubos na nagagalak sa Diyos. Ito ay gaya noong si Adan at Eva ay nagkasala sa halamanan ng Eden. Noong nalaman nila na sila ay hubad, sila ay nakaramdam ng pagkahiya at nagtago dahil doon sa takot. Sa oras na iyon, pumatay ang Diyos ng isang hayop para sa kanila, nagpadanak ng dugo upang gumawa ng kasuotang balat at matakpan ang kanilang kahihiyan. Si Adan at Eva ay gumawa ng kasuotan mula sa mga dako ng igos. Ngunit hindi ito pwedeng pantakip. Ang sariling katuwiran o kabutihan ng tao ay hindi maaaring makapagtakip sa kanyang kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, ang Panginoon ay naging ating kaligtasan at ating katuwiran. Noong una pa ay ipinakita na ito ng Diyos sa akin, kaya tayo ay masayang-masaya. Isaiah chapter 51 verse 11, ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan sa Sion. At nasa kanilang ulo ang mga walang hanggang kagalakan. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at tatakas ang kalungkutan at pagbubuntong hininga. Sabi dito tatakas. Yaong mga tinubos ng Diyos ay merong walang hanggang kagalakan sa kanilang ulo. Ang kalungkutan at ang mga daing ay lumipas na. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan. Dumako po tayo sa Habakuk chapter 3. Ang lumang tipan ay Mikas, Nahum, at pagkatapos ay Habakuk. Habakuk chapter 3. Page 1389. Babasahin ko po Habakuk chapter 3. Verse 17 to 18. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga ng mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalis sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga sinungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Nagalak si Habakuk na siya ay ligtas at nagpasalamat siya sa Diyos. Ngunit kung titingnan natin dito, lahat ng bagay na kailangan sa buhay ay wala sa kanya. Ito'y mga kinakailangang bagay, pero wala siya nito kahit na isa. Wala siya. Wala siyang kahit na ano. Bakit wala siyang kahit na ano? Merong dahilan. Sapagkat ang mga tao sa Israel ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya't ginamit ng Diyos ang Babylonia upang saktan ang Israel. Sila ay dinisiplina at kinuha ang lahat ng mga bagay na kinasisiyahan nila. Itong mga puno ng igos, ubasan, puno ng ulibo,
Ito ang mga pinaka-importanteng prutas na kailangan ng mga tao sa Israel sa kanilang buhay. Ang puno ng igos ay hindi umuusbong at walang bunga. Ang ubasan ay hindi namumunga. Ang mga puno ng ulibo ay hindi nagbubunga. At sa bukid ay walang makain. Walang tupa sa kamalig. Maaring ninakaw o tumakas ang mga ito. Walang alagang hayop. Noong unang panahon, lahat ng mga bagay na ito ay talagang importanteng pag-aari. Sa madaling salita, walang kahit nano. Wala siyang kahit nano. Walang makain. Pero, ako'y magagalak sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ipinahayag niya ito sa ganitong paraan. Kaya anumang uri ng personal o pambansang kalamidad ay hindi maaaring pumigil sa kagalakan ng mga Kristiyanong ipinanganak na muli. Siya ay nagalak kahit na mayroong personal at pambansang kalamidad noong panahon na iyon. Ano man ang mga paghihirap, kahit na mayroong pagdurusa, kahit na ang katawan ay mahina, magkasakit at mamatay, ang kagalakan at kagalakan sa Diyos ng kaligtasan ay hindi nawawala. Sa gitna ng kapighatian at pag-uusig, sa Roma, ang mga Kristiyano ay dinakip, hinuli, at ipinakain sa mga leon. Isinabit sa matataas na puno, binalot sa langis, at sinunog upang gawing ilawan sa gabi. Kahit na ang mga naunang Kristiyano, kahit na sila ay sinusunog hanggang sa mamatay, kahit na sila ay nilalapa ng mababangis na hayop hanggang sa mamatay, sila ay nagpasalamat pa rin at umawit ng mga papuri sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay maaaring magalak sa Diyos sa anumang kahirapan at pagdurusa. Hindi nila hinahanap yung mga makamundong kasiyahan na tulad na ginagawa ng mga tao sa mundo. Masaya ako kahit mawala akong kahit na ano. Nagagalak ako kahit nawala ako ng mga ninanais ng ibang tao. Ako'y nagagalak sa biyaya ng Diyos na nagdigtas sa akin. At ako ay nagagalak dahil ang Diyos ay kasama ko. Napakalinaw ng halimbawang ito. Dapat ay ganito rin po tayo sa ngayon. Ang mga tao sa lumang tipan, nagpahayag sila ng kagalakan kay Kristo bago pa man si Kristo dumating sa mundo. Samantalang tayo ay naratnan na natin ang Panginoon. Sa mga awit, 4 verse 7, sinabi ni David, "Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa ng ang kanilang butil at alak ay sagana." Ito ay kagalakan na inilagay ng Diyos sa puso ng mga taong naligtas. Ano ang kagalakan ito? Ito ay kagalakan na higit kaysa kapag ang mga butil at alak ay sagana. Ang mga masaganang butil at alak ay tumutukoy sa pagkain o kasaganahan ng ating laman. Sa Lucas chapter 12, ang mayamang hangal ay nag-imbak ng maraming pag-aari sa maraming taon. Sa verse 19, sinabi niya, "Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka." Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Sinabi ng Diyos, "Mapapasa iyo ba ang mga bagay na inihanda mo? Isa kang hangal." Ang masaganang butil at ani ay nangangahulugan na wala siyang kakulangan sa buhay. Wala siyang kakulangan kahit na ano. Ang alak ay tumutukoy sa mga pisikal na kasiyahan ng sanlibutan. Ang ubas ay nagpapasaya sa puso at katawan. Sinasabi nila, "Halika, ituon natin ang ating pansin sa mga nakakaaliw na bagay. Sa sining, kaaliwan, isulong ang sibilisasyon at gawin ang lahat ng mga kasiyasiyang bagay. Ito ay pinakahangal na bagay sa mata ng Diyos." Ang kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi maikukumpara sa kasiyahan ng mga tao na mayroong magagandang bagay sa mundo. Ang kagalakan na mayroon tayo ay totoong hindi mailalarawan, ito ay maluwalhating kagalakan. Ang kasiyahan ng sanlibutan ay panandalian. Matatapos din ito pagdating ng kamatayan. Kagaya ng mga munting bata,
na panandalian lang natutuwa sa kanilang mga laruan. Wala po tayong dahilan para kaingitan ang mga ito. Ayon sa mga awit 37 verse 4, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ay ibibigay niya. Napag-aralan ko ang salitang magpakaligaya sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito ay sa Panginoon hanapin ang kagalakan. Sa Panginoon hanapin. Huwag hanapin ang kagalakan sa ibang tao, sa ibang dako. Gaano ba kalaki ang kagalakan na ibinigay sa atin ng Diyos? Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Maaari ba ng isang tao na pumapasan ng malaking utang ay magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso? Ang pagkabalisa, alalahanin, at takot ay hindi mawawala sa kanyang puso hanggang sa may magbayad ng buo sa kanyang pagkakautang. Ngunit sa Isaiah, chapter 40 verse 2, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayo o dobling bahagi para sa lahat niyang mga kasalanan. Kaya nga nagagalak tayo sapagkat nilinis na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayo ay nagagalak sapagkat iniligtas niya ang ating mga kaluluwa. Sapagkat ipinanganak niya tayong muli. Sapagkat ginawa niya akong anak ng Diyos. Binigyan niya ako ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian sa langit. Ako ay nagagalak. Ito ay kagalakan na galing sa Panginoon. Walang anumang bagay sa mundo ang pwedeng maikumpara dito. Ang kagalakan sa Panginoon na hanapin ninyo. Gaano ba kalaki ang kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Ngunit mayroong mga Kristiyano na sinusubukang maghanap ng kagalakan sa maling lugar. Ang kasiyahan sa maling lugar. Ito ay mababaw na kasiyahan. May ilang na naghahanap ng kasiyahan sa pera. Hinahanap ng ibang tao ang kaaliwan sa pamamasyal. Ang iba naman sa mga libangan. Ang iba ay sa lahat ng iba't ibang uri ng bagay. Ang pagsisikap ng mata mo ang ganitong uri ng kasiyahan ay mali. Dapat po tayong magalak sa kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay magagalak sa Panginoon ay makapagbibigay kayo ng kasiyahan. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ay ibibigay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Kung tayo ay magagalak sa Panginoon at makapagbibigay lugod, mabibigyan natin siya ng lugod dahil dito, tutuparin ng Diyos ang nag-uumapaw na pag-asa sa ating mga puso. Tunay, nagagawin niya ito. Ito ay nakakamanghang pangako. Dapat ay hindi natin hanapin ang kagalakan sa walang kabuluhang mundong ito. Dahil gagantimpalaan tayo ng Diyos ng mas mahalagang mga bagay. Walang tunay na kagalakan sa mundong ito na isinumpa sa kasalanan. Walang tunay na kagalakan dito. At sinabi ng mayamang hangal, aking kaluluwa, kumain ka, uminom ka, magalak ka sa mga bagay ng mundong ito. Masisiyahan ba ang kaluluwa sa pagkain, pag-inom at mga bagay ng mundo? Naligaw at napalayo sa Diyos, kagaya ng isang batang ulila, palaboy-laboy at malapit ng mamatay. Kung may isang ulila na nasa bingit ng kamatayan, masisiyahan ba ang ulilang ito sa matamis na candy? Walang tunay na kagalakan. Hanggang sa tayo ay yakapin ng Diyos, hanggang sa matanggap natin ang kapayapaan at walang hanggang pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi tayo magagalak. Sa mga Kawikaan, chapter 14, verse 13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw. Sa mundong ito, ang mga tao ay nagbibiruan at nagsasabing, mabuting tumawa. Ngunit may sakit ang kanilang puso at kaluluwa na sinisikap nilang ibaliwala. Ang pagtawa ay isa lamang pakana upang huwag mapansin yung sakit sa kanilang puso at kaluluwa. Sila ay nasa ilalim ng puot at paghuhukom ng Diyos. At kapag sila ay mamatay, ngayon ay hahatulan sila patungo sa impyerno. Mayroong kalungkutan ang kanilang kaluluwa, subalit sinisikap nila na huwag itong pansinin sa pamamagitan ng kanilang pagtawa. Sila ay umiinom, kumakain, nagsasaya, at sumasayaw na para bang sila'y sumasayaw patungo sa libingan na kanilang patutunguhan.
Ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay malapit na. Subalit nais ng mga tao na lalo pang pagandahin ang mundong ito. Binubuo ang sibilisasyon, siyensya, sining, pagpapaunlad ng higit at higit pa. Ginagawa nilang mas maluho at kakit-akit ang mundong ito, kahit na hindi naman sila makakapanatili doon. At kapag humato lang Diyos, silang lahat ay dilipulin. Hindi ba natin ito nalalaman? Kung gayon, gusto mo bang masiyahan sa mga bagay na ito? Yan ay kamalian. Lahat ng yan ay kasinungalingan at paninilang. Ito'y pagkukunwari. Nakalimutan yung pagdurusa ng kaluluwa. Walang totoong kagalakan hanggang sa matanggap natin ang tunay na kagalakan na ibinigay ng Diyos. Sa John chapter 14, verse 27, sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man." Sa Isaiah 57:21, walang kapayapaan, sabi ng Diyos, para sa masasama. Anong kapayapaan meron sa mga makasalanan na patungong impyerno? Sinabi ng Diyos, walang kapayapaan. Ngunit doon sa krus, sinabi ni Jesus, natupad na. Binayaran na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus na hindi nagkasala. Siya'y namatay bilang isang pantubos. Ang muling nabuhay na si Jesus ay nagsabi sa John chapter 20 verse 19, "Kapayapaan ang sumasa inyo." Kanyang ipinakita ang marka ng pako sa kanyang mga kamay at yung marka ng sibat sa kanyang tagiliran, "Kapayapaan ang sumasa inyo. Ako'y ipinako at sinugatan alang-alang sa inyo. Aking dinala ang lahat ng inyong mga kasalanan, kaya't maging payapa kayo." Ang kapayapaan ba ng Panginoon ay ibinigay na walang bayad? Merong kapayapaan sapagkat pinasa ng Panginoon ang sumpa ng makasalanan. Pinasa ng Panginoon ang paghuhukom na dapat ay sa atin. At binayaran ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo." Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang alisin o ibigay ng sanlibutang ito. Sa John 15:11, "Ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos." Kay Jesus ay merong kapayapaan at palaging nag-uumapaw na kagalakan. Ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos ay kagalakan kay Jesus. Kapag ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoon ay nag-uumapaw sa atin, tayo ay makakapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos sa natitira nating buhay. Sa Colossians chapter 3 verse 15, "At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo." At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Ang kapayapaan ng Panginoon at ang kagalakan ng Panginoon ay dapat na maghari sa ating mga puso palagi. Hindi ito dapat mawala kahit na sa anumang sitwasyon. Ang kapayapaan ay hindi dapat masira, ni mapawi man ang kagalakan. Sa larong ng soccer, normal na nakatayo ang referee. Ngunit kapag may maling nangyari, agad niyang hinihipan ang silbato, ang pito, upang magbigay ng babala sa mga manlalaro. Kagaya nito, kapag nawawala na po ang kapayapaan at kagalakan sa buhay natin, ito ang nagbibigay babala na mayroon ng problema sa buhay natin. Sapagkat ang buhay natin ay dapat na puno ng kapayapaan at kagalakan. Hayaang ang kagalakan ng Panginoon ay palaging mag-umapaw sa ating mga puso. Ang kagalakan ng mga tao sa sanlibutan ay peke. Mapanlin lang ito at madaling lumipas. Sa Job chapter 20 verse 5, "Na ang pagbubunyi ng masama ay maikli, at pagkatapos, ito ay nawawala." Ito ay nawawala. Sa mga awit 37 verse 7, "Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya." Hindi natin kailangang magreklamo. Hindi natin kailangang maingit sa panandaliang ang kasiyahan ng mga tao na papunta sa impyerno. Wala po tayong dapat kaingitan.
kagalakan na meron tayo ay hindi gaya ng kagalakan ng sanlibutan ito. Hinahanap ng mga tao ang kasiyahan ng laman. Ang gusto lang nila ay mas masayahan pa sa pinakamasarap na pagkain, pinakanakakaaliw na libangan, sa pinakamasayang gawin. Napakarami nilang gustong gawin. At kapag hindi nila nakamit ang mga ito, pakiramdam nila sila ay mamamatay. Sila ay kumakain, umiinom, sumasayaw, at sinisikap nilang kalimutan ang kawalan ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa. Subalit, hindi nito malulutas ang problema ng kanilang kaluluwa. Sinisikap nilang isantabi ang takot sa Diyos sa kanilang mga puso. Sa Lucas chapter 6, verse 25, kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo ay magluluksa at magsisiyak. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon. Huwag tayong magsaya ng sobra, sapagkat paglipas ng ilang sandali, kayo ay tatangis at magdadalamhati. Sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2, verse 2, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito ay kalokohan. Ang taong daliw ay palaging tumatawa. Hi-hi-hi! Tapos maaaring sabihin ng mga tao, ah, kawawa naman siya. Siya ay baliw. Sinabi ni Solomon, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan. Ipinaliwanag niya ang kabaliwan sa pagtawa. At sa kasayahan, anong halaga nito? Anong ginagawa mo? Bakit ka natutuwa? Kung ating titingnan sa mga Kawikaan chapter 15, verse 15, lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Siya na may masayahing puso, hindi kasiyahan sa pagkain, pag-inom at laman ang tinutukoy dito, kundi sila na may puso na palaging puno ng kasiyahan, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. At meron tayong pakikisama sa mga banal, yung kapayapaan at kagalakan ay palaging nasa puso natin, na parabang laging may kapistahan. Ang kasiyahan ay hindi kailanman natatapos. Ang tinutukoy dito ay yung kasiyahan ng Espiritu ng mga taong nasa Panginoon. Kahit na tayo ay mga Kristiyanong naligtas, kung tayo ay susuway sa salita ng Diyos at gagawa ng kasalanan, ang inyong kagalakan ay mawawala. Alam ba ninyo na nawawala ang kagalakan? Si David ay nagagalak at nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. At ang Diyos ay palagi niyang kasama. Ngunit nang si David ay magkasala ng pangangalunya sa asawa ni Urias at ipinapatay niya si Urias, ang kanyang kagalakan ay nawala. Si Nathan na propeta ay pumunta at pinaratangan siya. Nang panahon ding iyon, nagsisi siya at sumulat at isinulat ang Awit 51. Sa mga awit na iyon ay kanyang sinabi, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagdiligtas at alalayan mo ako na may espiritu magnanais. Tinutukoy dito ay yung pagnanais niya na maibalik ang kagalakan sa kaligtasan. Kung ang Kristiyano ay masuwain, kahit na siya ay nagkasala, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Kung sila ay tunay na naligtas, hindi nawawala ang kaligtasan. Subalit ang kagalakan sa kaligtasan ay nawawala. Hindi tayo dapat manatili sa isang buhay na walang kagalakan. Kung hindi tayo magsisisi, ang puot at pamalo ng Diyos ay magpapatuloy. Kung ang sino man ay gumagawa ng kasalanan at nagsasabi na ako ay masaya, ito ay kasinungalingan. Walang kagalakan sa harap ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Dapat nating tamasahin ang kagalakan ng kaligtasan at mamuhay dito. Ngunit kung ang kagalakan ay mawala at pinipilit mong magsaya, ito ay isang panlilinlang sa Diyos, panlilinlang sa Espiritu Santo, panlilinlang sa Church, panlilinlang sa mga brothers and sisters. Ito ay kasinungalingan.
Paano ka magiging masaya kung nawala na sa iyo ang kagalakan ng kaligtasan? Kung tayo ay tunay na magsisisi at manunumbalik sa Panginoon, ang kagalakan sa kaligtasan ay manunumbalik. Sa panahon ding iyon ay bibigyan tayo ng Diyos ng mapaghusang loob na puso. Ang pamumuhay Kristiyano ay pamumuhay sa kagalakan sa kaligtasan. Nagdudulot ito ng masayang buhay at pasasalamat. Kapag ang Espiritu Santo ay kumikilos at nagsasalita sa mga makasalanan, ang mga makasalanan ay nanunumbalik. Bakit? Dahil ang Diyos ay kumikilos. Paano kung may taong nagtatago ng kasalanan at nangangaral ng salita ng Diyos? Hindi magkakaroon ng pagkilos ang Diyos. Sa tingin ba ninyo ay maluloko natin ang Diyos? Hindi ko alam, marahil ay gumagawa sila ng mga pekeng mananampalataya. Subalit wala pa rin pagkilos ng Diyos. Kapag ang kagalakan ng kaligtasan ay bumalik at mayroong kusang loob na Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa oras ding yon, ang mga makasalanan ay maaaring magsisi at manumbalik kapag nangaral tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Napakahalaga na hindi mawala ang kagalakan ng kaligtasan. Salip ay dapat mapalago ito ng paulit-ulit at patuloy. Ang kagalakan ng kaligtasan ay hindi manunumbalik kung walang gagawing anuman, kundi sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa salita ng Diyos, ang kagalakan ng kaligtasan ay nababago sa araw-araw. Magkakaroon ng lubos na pasasalamat at kagalakan kapag tayo ay nabubuhay sa kalooban ng kaluwalhatian ng Diyos. Masaya ba kayo kahit na kayo ay nagiging masuwayin? Kung titingnan ninyo sa awit 119 verse 92, kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Kung ang kautusan mo ay hindi ko naging katuwaan, bakit ang kautusan ng Diyos ay naging ating katuwaan? Dahil sa salita ng Diyos ay merong biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pangako ng Diyos, at sinabi niya, ako'y makakasama mo. At merong tulong ng Diyos sa ating buhay dahil dito. Sa pamamagitan ng salita, makakakuha tayo ng kaaliwan, kagalakan, at kapangyarihan. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Kung titingnan ninyo sa awit 119, verse 143, dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan, at ang mga utos mo'y aking kasiyahan. Dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan. Bagaman ang dalamhati at pagkabagabag ay dumating sa akin, ang salita ng ating Diyos pa rin ang aking kagalakan. Sa Jeremiah chapter 15 verse 16, ang iyong salita ay natagpuan at aking kinain, at sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sinabi dito, kinain ko ang salita ng Diyos. Nang kinain natin ang salita ng Diyos, mayroong kapuspusan ng kagalakan sa ating puso. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng malaking kaaliwan at kagalakan at pag-asa sa ating mga puso. Bakit tayo nagagalak? Sapagkat ang ating kaluluwa na puno ng kasalanan ay nilinis ng ating Panginoon upang makapasok tayo sa kanyang kaharian. Ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Meron tayong pag-asa na makapasok sa langit. Ang anak na magmamana sa malaking kayamanan ng kanyang ama ay magkakaroon ng dakilang kaaliwan at kagalakan habang lumalapit yung araw na tatanggapin na niya ang kanyang mana. Ngunit hindi natin alam, pwede siyang mamatay isang araw bago niya matanggap yung kanyang mana. Naalala ko at napakinggan yung isang nakakatawang kwento. Merong isang lalaki na nangako na magpapakasal sa isang magandang babae. Sinabi niya dun sa babae, kapag nakapag-aral ako sa Amerika at makakuha ng PhD ay mamanahin ko ang kayamanan ng aking ama. At pagkatapos ay magpapakasal tayo kapag natupad ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga nakapagtapos siya at siya ay naging tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama. At sa wakas, napangasawa niya ang magandang babae na kanyang iniibig.
Pero pagkatapos ng kasal, ay bigla siyang nabangga ng taxi at kaagad na namatay. Hindi ko alam kung ito ba ay talagang totoong nangyari. Ngunit ganito ay pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng mangyari. Hindi lamang sa kanya. Ang ganito ay walang kabuluhan. Napakaraming mga ganitong bagay sa mundo. Ngunit tayong mga Kristiyano, walang pagbabago sa kaligtasan ng Panginoon. Walang pagbabago sa kagalakan ng Panginoon. Kahit na anumang kahirapan at pagdurusa, meron tayo. Ang ating kagalakan ay hindi nagbabago. Kahit dumating ang kamatayan, hindi nila makukuha ang ating kagalakan. Ang kapayapaan at kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang pangako na ang Panginoon ay kasama natin. Tayo ay lumalakad sa makipot na daan. Kahit na may mga pag-uusig at kahirapan, kahit na sa harapan pa ng kamatayan, dapat magalak tayong lagi. Always rejoice in walking the narrow path, for the Spirit of the Lord is with you. Meron pong awit na ganito. Ang Panginoon ay kasama ko. Kung ang Panginoon ay kasama natin, ang ibang bagay ay hindi na natin kakailanganin. Sapat na ang Panginoon sa atin. Mabuti kung meron ako nito, pero kung wala ay ayos din. Dapat ay magkaroon po tayo ng ganitong klase ng pag-iisip. Ngunit kung ang isang Kristiyano ay naiinggit sa mundo at naaawa sa sarili, bakit ganito? Bakit napakahama ko? Kailan kaya ako mamumuhay ng ganito? Walang kabuluhan ng ganitong klase ng pag-iisip. Nung hindi pa ako ligtas, kagaya ng sinasabi ko minsan, ako ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Sa panahon ng Korean War, ako ay lumipas at bumalik. Ako noon ay nasa ikalamang baitang. Walang bahay, walang pera, walang makain, talagang walang-wala. Ang buong bahay namin ay nawasak dahil doon sa bomba. Ang aking ama ay nakaratay na may sakit at walang-wala. Kaya't nagsimula akong magtrabaho at kumita ng pera, pinag-aaral ang sarili hanggang middle school, high school at seminary. Ginawa ko ang lahat. Marahil ay walang mga estudyante na gumagawa ng ganito sa ngayon. Nagtinda ako ng bubble gum, candy, nagbubuhat upang magbenta ng ice cream, nagbebenta ng diaryo, nagpapakintam ng sapatos, kahit paglilinis sa mga bahay ng mga seminarista at misyonaryo, ginawa ko. Masigasig akong pumupunta sa simbahan at sinasabi ko, ako ay masaya sapagkat naniniwala ako kay Jesus. Ang mga hindi naniniwala ay mapupunta sa impyerno, kaya kaawa-awa sila. Kapag pumupunta ako sa simbahan, sinasabi ng pastor, kapag kumakanta kayo ng mga himno, kailangan patibukin ninyo ang inyong puso at ilagay ang damdamin dito. Pero sa totoo lang, sa aking pag-iisip ay hindi ganoon. Napakaraming pagkaingit sa aking puso. Kapag nakakakita ako ng mga magagandang bahay, sinasabi ko, kailan kaya ako makakatira sa bahay na ganyan? Kapag may bagarang sasakyan na dumaan, sinasabi ko, sana magkaroon din ako ng magarang sasakyan kagaya niyan. Kaya't napakaraming mga bagay ang aking kinaiinggitan. Kaya't sinasabi ko sa sarili ko, mayroong mga tao na ipinanganak mula sa mahirap na pamilya pero naging presidente ng United States at mayroong mga tao na mahirap ngunit naging matagumpay. Araw-araw gusto kong magbasa ng mga ganyang talambuhay. Makakagawa rin ako tulad nila. Ako ay nag-aral ng may mas kaunting tulog. Tapos dahil naging masigasig ako sa pananampalatayang Kristiyano, ako ang nangasiwa sa isang rural na simbahan habang nag-aaral sa isang seminaryo at naging pastor ng 2 taon. Pagkatapos ay napagtanto ko na hindi pa pala ako naipanganak na muli. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli na hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kailan ba ako naipanganak na muli? Tiyak na hindi pa ako naipanganak na muli. Hindi kaligtasan yung natutuwa lang ako na pumunta sa Bible Seminar. Naging maliwanag sa akin na hindi pa ako naipanganak na muli. Kung mamatay ako ngayon, pupunta ako sa impyerno. Hindi ko ito masabi sa kanino man.
Noong October 30, 1962, mga bandang alas 8, napagtanto ko sa Hebreo chapter 9 verse 12 sa unang pagkakataon na si Jesus ay namatay na sa krus at nagpatawad sa aking mga kasalanan magpakailanpaman. Kaya nga, kinurot ko ang aking sarili. Ikinakala ko na ito ay isang panaginip. Ito ay totoo. Ang karanasan iyon ay malinaw pa rin hanggang ngayon. Sobrang naantig ako sa araw na iyon. Naglakad ako ng malayong distansya na kailangan ko pang sumakay ng bus. Mag-isa akong papunta sa simbahan. Ako ay sumasayaw habang naglalakad. Pagkatapos noon, naging sigurado sa aking isipan na wala akong dapat nakainggitan. Noon, nainggit ako sa mga taong nakatira sa mga magagandang bahay. Subalit ngayon ay hindi na ako naiinggit sa kanino man. Yung kapayapaan ba na meron ako ay nasa taong iyan? Hindi kailanman. Kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng nasa mundo, hindi ko ipagpapalit ang kapayapaan na meron ako. Hindi kahit na kailan. Hindi ako nagsisinungaling. Ang katotohanan ito ay hindi nagbago. Ang kagalakan ng kaligtasan, magalak sa kagalakan, na hindi maipahayag at puno ng kaluwalhatian. Gaya ng sinabi ni Habakuk, bagamat wala ako ng lahat ng bagay, gayon may magagalak ako sa Panginoon ng aking kaligtasan. Ito po ay natural. Lahat ng mga born-again Christians ay merong kaparehong pag-iisip. Kung ang pusong iyan ay mawala, hindi ka na makakapamuhay ng maayos sa buhay pananampalataya. Sa aklat ng Nehemias, ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Magalak kayong lagi. Sa 1 Tesalonica 5:16. Ang ibang mga tao ay nagbabasa ng Bibliyang ito at sinasabi nila, paano kayo magagalak lagi? Mayroong pagkakataon na tayo ay masaya, malungkot, nadidismaya at nahihirapan, kaya paano kayo magagalak lagi? Nababaliw ka na ba? Ngunit ang Panginoon ba ay nag-aani sa hindi niya iniyasi at nagtitipon sa hindi niya ikinalat na binhi? Hindi po. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kagalakan. Kaya palagi tayo magagalak kung iingatan natin iyon. Sa mga Gawa 16, si Apostol Pablo ay hinubaran ng kanyang damit at dinakip samantalang nangangaral sa Filipos at hinagupit ng hindi mabilang na hagupit at ikinulong sa malalim na tiitan. Ang kanyang mga paa ay nakakadena at ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng dugo. Subalit sinabi ng Biblia na sa kalagitnaan ng gabi, si Pablo at si Silas ay nananalangin at nag-aawitan. Ganito ba ang sinabi niya? Ah, Panginoon, ipinadala mo ako sa Filipos upang mangaral, pero bakit naman ganito? Bakit hindi mo ako tinutulungan? Pwede akong hagupitin at ipatapon sa kamatayan. Ganito po ba ang sinabi niya? Hindi po. Si Pablo ay nagkaroon ng matinding kagalakan sa kaligtasan. Nagalak siyang magdusa alang-alang sa Ebanghelyo ng Diyos. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Sabi sa Santiago, awit ng papuri, hindi awit ng pagtangis. Siya ay nagagalak, nagpuri, hindi ng himno ng pagtangis. Ang pintuan ng kulungan ay kusang nabuksan at ang lahat ng tanikala sa kanya ay naalis. Sa gabing iyon, nagkaroon ng himala ng maligtas ang buong sambahayan ng bantay ng bilangguan. At ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos? Nung siya ay maibalanggo sa Roma, na hindi nalalaman kung kailan siya mamamatay. Ano ba yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Filipos 4:4. Si Pablo na nagdusa sa pagkabilanggo ay nagsalita sa mga taga-Filipos na magalak. Pakiusap. Magalak kayo. Magalak kayong lagi. Lagi. Magalak kayong lagi. Maaari tayong magalak lagi dahil binigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan. Maaari tayong magalak sa kahit na anumang sitwasyon, kahit na nasaan, sa anumang ginagawa natin, at sa anumang paghihirap na haharapin natin. Ganito yung bunga ng Espiritu. Sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na bawang kasinungalingan dahil sa akin.
Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Siya na anak ng Diyos, na may lalang ay nagdusa ng labis. Siya ay inusig at kinamuhian. Hinatulan siya ng kamatayan. Dinuraan siya sa kanyang mukha. Sinampal, hinampas ng mga sundalong Romano. Si Jesus ay nilatigo ng napakaraming ulit hanggang sa ang buong katawan niya ay nabalot ng dugo. Ipinako siya sa krus. Nagsuot ng koronang tinik. Dinala sa kamatayan. Hubad, namatay sa kahihiyan at sakit sa krus. Isipin natin ang maraming tao na nagdusa gaya ni Jesus. Ang mga alagad at ang mga apostol ay nagdusa rin ng labis. Paano naman si Apostol Pablo? Siya ay binugbog ng maraming beses. Madalas nasa bilangguan. Madalas mabingit sa kamatayan. Gutom, walang maisuot, hindi makatulog, at hindi makakain. Nanatili siya sa malalamig na lugar. Hinamak siya ng lahat ng sa lahat ng bagay at palaging pinagtatangkaan ang kanyang buhay. Hinusgahan siya ng mga banal sa iglesia ng Corinto. Kahit mga mananampalataya ay humamak sa kanya. Sinabi rin niya na siya ay naging panoorin sa mundo at sa mga anghel at naging dumi ng lahat ng mga bagay. Ngunit kahit na kailanman, si Pablo ay hindi nagreklamo. Sa halip, ay labi siyang nagsaya at nagalak. Nagalak siya. Nang siya ay nabilanggo na may panganib ng kamatayan, si Pablo ay nagalak pa rin palagi. Sinabi niya, "Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo." Sa mga Gawa, chapter 13, verse 50 to 52, dumating sina Pablo at Bernabe sa Antioquia ng Pisidia upang ipangaral yung Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng kanilang pangangaral ay marami mga tao ang nakaunawa sa biyaya ng Diyos. Ngunit hindi natuwa yung mga Hudyo. Kaya't inusig nila at pinatalsik sina Pablo at Bernabe. Pagkatapos, sila ay nagtungo sa Iconio. Gawa 13:52, at ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. At ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan. Ang mga alagad na kasama nila sa Iconio ay napuspos ng kagalakan at ng banal na Espiritu, kahit na sila ay nasa maraming kahirapan at pag-uusig. Gaya nila, tayo din ay kailangang mapuno ng kapayapaan at kagalakan ng Panginoon, kahit na anumang pagdurusa at kahirapan ang kaharapin natin. Tingnan natin sa Ikalawang Korinto, chapter 8. Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 1 at 2. Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 1 at 2. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Mayroong ilang mga iglesia sa Macedonia, kabilang na dito ang iglesia ng Tesalonika. Nais naming malaman ninyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Ano ang bunga ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos? Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan, sila ay nasa matinding pagsubok at pagdurusa, ngunit nasa kanila ang kasaganahan ng kagalakan. Sa unang Tesalonika chapter 1, at kayo naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng kaligtasan, sila ay sumunod kay Kristo at Pablo na may kasaganahan ng kagalakan.
kung gaano katindi ang kanilang pagdurusa, ay gayon din ang kanilang kagalakan. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan, kahit na sa labis na kahirapan, yung kanilang kagalakan ay sumagana. Maaring sabihin ng iba, gusto kong magbigay ng offering, pero hindi sapat ang pera para sa aking pamumuhay. Paano ako makakapagbigay ng offering? Ngunit hindi ito pwedeng maging dahilan. Bagamang sila ay nasa matinding kahirapan, ang kagalakan ay sumagana sa kanilang kagandahang loob. Nang magkaroon ng matinding tagutong sa Jerusalem, ang mga iglesia ng mga hintil ay tumulong sa mga banal na nasa Jerusalem. Tinipon ni Pablo ang mga handog nila, yung mula sa iglesia ng mga hintil. Sila ay kusang loob na naghandog. Kahit na sa matinding kahirapan, ang kasaganahan ng kanilang kagandahang loob ay sumagana. Alam ko po na marami sa mga banal ang may kahirapan sa pannalapi dahil sa sitwasyon ngayon ng COVID. Ngunit mayroon pang mas maraming mga kapatid ang hindi man lamang makabili ng pagkain. Kaya nga maraming beses nagpapadala tayo sa kanila ng mga kusang loob na handog. Ito ay naging kagalakan at kaaliwan sa kanila. At may papakita natin ang ating pag-ibig. Hindi lang sa salita, kundi buong puso bilang mga kapatid at anak ng Diyos, yamang tayo ay merong iisang pag-asa. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ginagawa natin iyon gaya ng verse na ito sa unang Juan 3:18. Hindi ako sigurado kung gaano karaming gantimpala ang eksaktong ibibigay ng Diyos sa atin, ngunit sigurado ako na ito ay malaki. Hindi pa ito natatapos. Hanggang ngayon, ang sitwasyon hinggil sa COVID ay tumatagal at wala tayong idea kung hanggang kailan ito matatapos. Ngunit may isang bagay ang sinasabi ng Diyos sa atin, kahit sa matinding kapighatian at kahirapan, ang kasaganahan ng kagalakan ay hindi mawawala. Hindi tayo nakukulong, binubugbog o pinapatay sa pangangaral natin ng Ebanghelyo. Ngunit merong maraming kahirapan. Pag-isipan natin si Habakuk. Siya ay naging mahirap, hindi dahil sa hindi siya nagtrabaho. Noon ay mayroong tagutong bilang parusa mula sa Diyos. Kinuha ng Babylonia ang lahat. Dahil dito ay maraming taong naghirap. Ngunit nagalak si Habakuk sa Panginoon kahit na wala siyang anuman. Si Habakuk ay nagalak kahit na wala siyang anuman. Tulad ng usa, ako ay tatalon at tatakbo na may kagalakan. Tulad ng mga guya mula sa silungan, ako ay tatakbo at lulukso. Kailangan patunayan ng mga Kristiyano ang tunay na halaga ng kanilang kagalakan. Ipakita ang pananampalataya at tulungan ang mga kapatid sa kabila ng matinding kahirapan. Kaya tinalaki ko ito sa mga pastor at mga elders sa loob ng ilang araw. Dahil nagpapasalamat sila sa ating tulong at ang COVID ay hindi pa tapos. Sila ay ating muling tutulungan. At sa lalong madaling panahon, 88% ng mga mamamayan ay makakakuha ng tulong pananalapi at tayong lahat ay makakakuha. Dahil sa hindi tayo kabilang sa natitirang 12%, nais ko itong sabihin sa inyo. Mabubuhay pa rin tayo kahit wala sa atin ang perang iyon. Kaya marahil ay maaari ninyong gamitin sa pagbibigay ang lahat ng ito. O kaya naman ay kalahati o higit pa. Mabubuhay pa rin tayo kahit wala sa atin ang perang iyon. Hindi pa ito inihayag, ngunit inaasahan kong magkakaroon ng mga voluntaryo para dito. Siguro, ang tulong na salapi ay maibibigay sa lalong madaling panahon. Kapag kung matanggap mo ito, huwag mo nga sikaping gastusin sa kahit na ano. Kundi kusang loob mo itong ibigay na hindi inaalintana yung halaga.
tulad ng mga iglesia sa Macedonia, sa ikalawang Korinto, chapter 8, verse 3. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia sa Macedonia ay hinayaan silang magsakripisyo ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Gumawa sila ng mga bagay na higit sa kanilang kakayahan. Paano naman po tayo? Susunod ba tayo? Saka na kapag malapit na tayong mamatay? Sa Apokalipsis chapter 2 verse 10, sinasabi, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Ang ating paglilingkod ay higit sa kanilang kakayahan. Higit sa kanilang kakayahan. Maaari tayong mamatay kung gagawa tayo ng higit sa ating makakaya. Sabi dito na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na nakibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Nangangahulugan nito na taimtim silang nagnanais na makilahok. Hindi sila napipilitan, kundi kusang loob. Ito ang kanilang hinihiling. Nais naming makibahagi, nais naming makilahok. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Nangangahulugan ito na ang aking buhay, ang aking katawan, at lahat ng mga bagay ay pag-aari mo. Kaya gawin mo ang ayon sa iyong kalooban. Sabi dito, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Nang makita ko ito ay naramdaman ko kung gaano kalaki ang biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi ba tayo tumanggap ng kaparehong biyaya? Nais ko pong himukin kayo ngayon. Pakiusap, magbigay kayo na may pusong nagnanais. Ayon sa nananais mo. Kaya magbibigay ba ang gobyerno ng Korea ng pang-apat na tulong sa kuna ngayon? Panglima ba? Ikalima na ba? Pangatlong beses? Tama, pangatlo? Pagkatapos, nag-donate tayo ng isang beses. Kaya kailangan rin natin gawin ang pangalawa. Oo naman. Sa ating kakayahan. At higit sa ating kakayahan. Kung titingnan ninyo sa Lucas chapter 6 verse 38, sabi ng Panginoon, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sabi ng Panginoon, kung ibibigay mo ito, bibigyan ka ng Diyos mula sa itaas. Niliglig, siniksik, umaapaw. Dahil sa hindi na kayang kunin lahat, ilalagay ng Panginoon sa kandungan na gaya nito. Napakahusay na ekspresyong ito. Ito ay isang pangako. Gawin natin ito ngayon. Wala tayong maraming pagkakataon na gumawa ng mga bagay na pwede nating mahalin. Mukhang ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaunti pa sa ganitong uri ng pagdurusa upang makagawa tayo ng mga bagay na kagaya nito. Kaya nais ko na tayo ay gumawa ng higit pa. Umaasa ako na ibigay natin ito na may voluntaryong puso. At sa palagay ko ay kailangan muli natin itong isuporta sa mga banal na nasa mas mababang kalagayan. Tingnan natin sa mga taga-Roma. Basahin natin. Tingnan natin sa Roma, chapter 5, verse 2 hanggang 4. Roma, chapter 5, verse 2 hanggang 4. Basahin natin. Roma, chapter 5, verse 2 hanggang 4. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon,
kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Dito, sa biyayang ito na ating pinaninindigan, nakamit na natin ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At pagkatapos, at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga naligtas ay nagagalak na nakatingin sa maluwalhating pag-asa na nasa hinaharap. Nagagalak ako sa pag-asa. Sa Roma chapter 12 verse 12, magalak kayo sa pag-asa. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng ganitong kapighatian? Ito ay dahil nais niyang makita na nabubuhay tayo alinsunod sa kalooban ng Panginoon habang pinapanatili natin ang pananampalataya at pagsunod sa gitna ng mga kahirapan. Ano bang hindi mo kayang gawin kapag ikaw ay nasa kaginhawaan? Kaya para sa mga Kristiyano, ang maituturing na tunay na pagsunod ay yung mabuhay para sa kalooban ng Panginoon sa gitna ng mga pagdurusa at kahirapan. Ang mga nasa biyaya ay umaasa at nagagalak sa kabila ng maraming pagdurusa. Sabi dito, kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Pagtitiis na tiisin ang anumang kahirapan sa pagkaalam na ang pagtitiis ay nagsasanay sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga gawa. Sa lahat ng sitwasyon, tayo ay umaasa at nagagalak sa kabila ng ating mga kapighatian. Sa ikalawang Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang 10, noong magsalita si Pablo tungkol sa mga dakilang pahayag na tinanggap niya mula sa Diyos, sinabi niya na ang mga pahayag na tinanggap niya mula sa Diyos ay lubhang napakadakila. Kaya't binigyan siya ng Diyos ng tinik sa laman para huwag siyang magmalaki o magmataas. Ito ay isang sakit. Hindi ito nakamamatay, subalit patuloy na magbibigay ng pagpapahirap. Sakit sa balat. Binigyan ng Diyos si Pablo ng tinik sa kanyang laman. Hindi niya ito ikamamatay, ngunit nanalangin siya ng tatlong beses sa Diyos upang ito ay pagalingin. Ang mga detalye ng sakit ay hindi ibinigay. Ngunit sa aklat ng Galacia, sa mga minamahal ni Pablo sa Galacia ay sinabi niya, "Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya sa isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob? Sapagkat ako'y nagpapatotoo sa inyo na kung maaari sana ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin." Kung sa wika natin ngayon, ang sinabi niya, kung pwede sa kanila ang isang corneal transplant o eye transplant, ibinigay na sana nila ang kanilang mata kay Pablo. Ngunit hindi nila ginawa dahil hindi nila magawa. Kung titingnan natin ito, parang mayroon siyang sakit sa mata. Sumulat siya ng 14 na aklat sa Bagong Tipan, yung mga sulat. Ngunit dahil sa hindi maayos ang kanyang paningin, ito ay karaniwang isinasulat ni Tertio. Isinulat niya ang mga liham sa isang scroll na gawa ng balat ng hayop. At dahil mahina ang kanyang paningin, ay isinulat niya sa malalaking letra yung mga pangwakas na pagbati. Personal kong binabati kayo sa malalaking titik. Kaya masasabi mo na nasa masamang kalagayan ang kanyang mga mata. May nana na lumalabas sa kanyang mga mata. At sinabi ni Pablo, ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo. Kaya tila ba ang mga banal ay nag-aatubili na pumunta doon? Kaya sinabi ni Pablo, ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman.
sa ikalawang Korinto 12:8-10, tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyan sa aking mga kahinaan. Natakot siya na mawala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Kapag ikaw ay naging mapagmataas, ang kapangyarihan ng Diyos ay aalis. Gaano ba kahusay si Haring Saul ng Israel noong una? Ginawa siyang hari ng Diyos, dinaigrin niya ang mga kalaban at nanalo. Ngunit itinaas niya ang kanyang sarili at siya'y naging mapagmataas. Kaya't ang kapangyarihan ng Diyos ay nawala at namatay siya na kinakalaban ng Diyos. Si Solomon naman ay gumawa ng mabuti, ngunit sa huli ay naging mapagmataas. Kung ikaw ay mapagmataas, ikaw ay mapapahamak. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa lahat ng mga bagay na ito, sa kahinaan at pagdurusa at pangangailangan. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging sakdal sa aking kahinaan. Sinabi ni Pablo, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Sinabi rin niya, ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Sinabi rin niya, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Siya'y naging napakadakilang apostol sa panahon ng Bagong Tipan. Alam niya na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ako ay walang kabuluhan. Kaya naging magandang halimbawa siya sa mga mananampalataya. Kailangan mo natin siyang tularan. Sa Nehemias chapter 8 verse 10, ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Kapag tayo nagagalak sa biyaya ng Diyos, gagawa sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, kung naghahanap tayo ng mga makamundong kasiyahan, manghihina tayo. Kailangan nating malaman ito. Hinahangad mo ba ang karangyaan at kasikatan ng sanlibutan? Para itong taong may sapat na gulang na gusto ng laruan ng bata. Wala itong halaga at walang kabuluhan. Hindi ba natin alam na ang kasiyahan ng mga Kristiyano ay kapag meron tayong pakikisama sa Diyos at sa mga kapatiran? Ang kasiyahan nating mga Kristiyano ay kapag meron tayong pakikisama sa Diyos at sa mga kapatid. Sa unang Juan, chapter 1, verse 3 to 4, tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Tayo ay nagagalak sa fellowship kapag tayo ay may oras kay Kristo at sa mga kapatid. Kaya sa Awit 16, verse 3, tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Ang mga banal na nasa lupa at ang pakikisama natin sa isa't isa ay napakahalaga. Kaya nga sa kanila, ang lubos na kagalakan, sa kanila. Ikaw, saan ka ba masaya? Ang mga makamundong, ang mga makasanlibotang tao, naghahanap sila ng kasiyahan sa kanilang kasintahan, kaibigan na umiinom ng alak, at nagsusugal. Naku po, iba po tayo. Mayroon tayong kasiyahan sa piling ng mga kapatid at tunay na nagmamahal sa Panginoon, na sumusunod sa kalooban ng Diyos at namumuhay para sa Panginoon. Napakahalaga nila sa mata ng Diyos at tayo rin ay mahalaga. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Dapat tayong mamuhay sa kagalakang iyan. Sa Hebreo 11 verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan, sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Gaya ni Enoch, dapat na magkaroon din tayo ng patotoo na ang Diyos ay nalugod sa atin.
Sinabi ni Apostol Pablo, maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Korinto, ikalawang Korinto 5:9. Mapaaga man o hindi ang pagpunta natin sa langit, nasa tahanan man o malayo sa tahanan, tayo ay nagsusumikap na makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Ang layunin ng ating buhay ay ang makapagbigay lugod sa Diyos. At si Jesus ay sumagot, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Mayroong kagalakan sa pagbibigay lugod sa Diyos at pamumuhay kasama ang Diyos. Naroon ang kagalakan. Sinabi ni Jesus na palagi siyang sumusunod sa Diyos at nagbibigay sa Diyos ng kasiyahan. Paano naman po tayo? Dapat natin siyang tularan. Sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang maputing kalooban. Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin sa kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng kusang loob na pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ayon sa kanyang mabuting kalooban. Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang Diyos ay nalulugod kapag may mga taong naliligtas. At tayo ay nakikigalak kasama ng Diyos kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya palagi nating iniisip kung paano ba tayo makapagbibigay sa Diyos ng kasiyahan. Alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos? Sinabi sa Roma 14:17, sapagkat ang kahayaan ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ang makasanlibotang tao ay gustong kumain, uminom, magsaya, ngunit hindi ganito ang ating ginagawa. Ang kaharian ng Diyos ang dapat na nasa puso natin. Tayo ay pinatawad at naging matuwid sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At natanggap natin ang kapayapaan ng Diyos at pagkatapos kagalakan. Ang katuwiran, kapayapaan at kagalakan ay magkakasama. Ito ay upang matamasa natin ang kaharian ng Diyos sa ating puso. Kabisaduhin po natin ang Roma 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Katuwiran, kapayapaan at kagalakan. Kailangan na mapanatili ito sa ating puso at buhay. Kaya ang kagalakan ay mahalagang bunga na ibinigay ng Espiritu. Maaari tayong mamuhay sa isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil sa ang Diyos ay kasama natin, kapag tayo ay nagagalak sa pag-asa, ang Diyos ay magagalak kasama natin at ang Diyos ay maluluwalhati. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, Ikaw, Panginoon, ang nagligtas sa amin sa katapusang panahon at tumulong at gumabay sa amin upang mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay. Salamat po sa lahat ng tulong at proteksyon upang mabuhay kami para sa karangalan ng Diyos sa aming buhay. Kahit na kami ay mahihina pa. Pakiusap, gawin po ninyo kaming puno ng karunungan sa salita at sa kapangyarihan ng Espiritu upang kami ay magalak lamang sa Diyos at aming maluwalhati at makapagbigay lugod kami sa Diyos ng higit at higit pa. At Panginoon, ang aming mga kapatid ay nasa maraming uri ng paghihirap, kaya tulungan po ninyo kami, Panginoon, upang kami ay mamuhay na may galak at pagpapasalamat sa pamamagitan ng pananampalataya, biyaya at pag-asa, at tunay na kasama namin ng Diyos. Bagaman kami ay nasa iba't ibang paghihirap,
Ako po ay taimtim na nananalangin sa Panginoon na itong sakit na corona ay matapos na agad upang kami ay malayang makapag-fellowship at hindi magtagal ay magkaroon ng pagkakataon na maipangaral ang Ebanghelyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.